Ituturo natin ngayon kung bakit mabilis masira ang ating mga belt sa motor. Oh my God! Wow! 3, 2, 1. Welcome, Bhos Tutorial. Paano nyo malalaman na papalitin na ang inyong belt? Madali lang mga boss. Kalasin nyo lang ang inyong belt. Tignan nyo kung may crack. Tulad nito. Baliktarin nyo ang inyong belt. Nakikita nyo na may crack na ito. Hindi na pwede sa long ride. Makikita nyo, putok-putok na siya. Delikado na to sa long ride, lalo na itong malayo ang pupuntahan nyo. Baka maputulang kayo ng belt sa daan. Yan o. Putol na o. Pag nakita nyo ganito na ang belt nyo, palitan nyo na ng genuine, original. Huwag kayong bibili ng mga replacement, lalo't mga local. 500 plus lang naman to sa Yamaha. Tingnan nyo tong kabilang to, putok-putok na. Putok-putok na siya. Pag ganito ang belt nyo, palitan nyo na. Delikado na to. Sa manual, 24,000 kilometer ka na, palit belt ka na. Need mo nang magpalit ng belt. Pero mas maganda kung bubuksan mo muna ang CVT mo at kakalasin mo ang belt mo para mo ng actual. Pero sa manual, 24,000 kilometer, palit ka na ng belt. Yung iba wala pang 24,000 kilometer, putol na ang belt. Yung iba isang buwan lang, putol na agad. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit mabilis masira ang belt nyo? Wala kasing proper maintenance ang inyong CVT. Tulad ng hindi paglilinis ng CVT. Kasi ang dumi ng CVT tulad ng mga gabok ay mas nakakadagdag ng init o pressure. Hirap sa pag-ikot ng inyong belt. Isa sa dahilan yon kung bakit mabilis masira ang inyong belt. Pag kayo ay hindi naglilinis ng inyong CVT, mga gabok-gabok. Normal na nainit itong belt dahil ng mabilis na pag-ikot nito. At lalong madadagdagan ng init nito kung ang CVT nyo ay madumi, hindi kayo naglilinis. Palagi nababasa ang belt nyo. Nagkakaroon ng chemical reaction. Nagagato ito pag palaging nababasa. Tulad ng mga naka-lightning crankcase dyan na butas-butas ang crankcase, naka-open.
Kasi bukod sa mga dumi, mga gabok, nababasa din to. Nakaroon ng chemical reaction. Nagagato, lalo na kung makaparada sa basa, nakaparada sa baha, abot ang belt, abot ang CBT.